Marami marahil sa kabataan ngayon ang hindi na pamilyar sa pangalan ng isang Ading Fernando. Si Ading Fernando ang utak sa likod ng John and Marsha na itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na sitcom sa kasaysayan at nagbigay daan sa iba pang comedy show sa Pilipinas. Kasi matanda na tayo, nakakabuo po eh. John, wag mong ibahin ang usapan! 99.9% ng tao nakatutok sa John and Marsha. Kasi nakakatawa siya, meron siyang kurot ng konti, may mga values. Alam mo na si Manjan, prinsipyo tao, na kahit mayaman yung asawa niya, eh, ginusto mo ako, ganito ako, ganito buhay natin. Huwag tayong umasa sa binan, sa nanay mo. Dali mo, baka mami, pagkain ng halaman mo, kainin ko dyan. Walang tiyaga, walang nilaga. Ang unang titulong naisip ni Ading Fernando para sa sitcom na binubuo niya noon para kay Dolphy at Nida. Pero ang suwestiyon ni Dolphy, gawin itong John and Marsha. Tuyo. Kahit lang, ang tagal mo, tuyo lang pala. Kaya naman kapag pinagsama mo ang talento ng isang Dolphy at talino ni Ading Fernando, ang resulta, isang patok na comedy show. Sir, pronto. Doc. Huwag sana kayo mabibigla, no? Sandali lang, Doc. Doktor ba kayo talaga? Mukha kayo magkukulam eh. Klaseng gumawa ng script yun. Inuwi ko yung mga script niya dahil idol ko siya eh. Fan si Mang Ading ni Mang Dolphy. At si Mang Dolphy naman, fan din ni Mang Ading. So, mutual yung ano nila, yung relasyon nila. Ang mga nangyayari sa apat na sulok ng bawat tahanan ng isang pamilya, ipinalabas niya sa telebisyon. Ba't nagpapasok ka ng kulig mo? Si Mang Ading, siya rin si Mang Dian eh. Ako! Ako ano? Oh. Ako ay maganda! Ako ay maganda. O yan, past tense yan. Yung siguro mga 80% ni Dian, siya rin. Inspirasyon niya yung pamilya niya na gumawa ng comedy kung ano nangyayari doon.